Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Kumusta po mga kababayan at welcome sa aking channel. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, ating tutukan ang ikalawang malaking grupo ng mga Japanese adjectives, ang mga na adjectives. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Konting review, may dalawang malaking grupo ng mga adjectives o mga salitang naglalarawan ng mga nouns sa salitang Nihongo. Ito ay ang mga e-adjectives na atin ang natalakay sa nakaraang leksyong 15 at ang leksyong ito ay tututok sa mga na-adjectives. Ating pag-aralan paano i-conjugate ang mga na-adjectives sa affirmativo at negativo at sa non-past at past tenses. Gamit ang mga ehemplo, titingnan din natin paano sila gagamitin bilang simple predicates at bilang mga noun descriptors na nilalagay mismo sa harap ng mga nouns. At matutunan mo rin paano bumuo ng mga adverbs galing sa mga na-adjectives. Ang mga adverbs ay mga salitang naglalarawan sa mga verbs. Sa leksyon 15, natutunan mo na ang mga e-adjectives ay lahat nagtatapos sa hiragana ng e, at sila ay tinuturing grammatically bilang totoong adjectives sa Nihongo. Samantalang ang mga na-adjectives ay kinakabitan ng hiraganang na kapag sila ay nilalagay sa harap mismo ng mga nouns na nilalarawan nila. Kaya ang tawag ay na-adjectives. Halos lahat sa kanila hindi nagtatapos sa hiraganang i, pero merong kaunti na nagtatapos sa i kagaya ng kirai o ayaw at kirei o maganda. Nagtatapos sila sa hiraganang i, pero grammatically mga na-adjectives ang mga ito. Linguistically, ang mga na-adjectives ay hindi totoong Japanese adjectives at galing sila sa salitang banyaga. Karamihan sa salitang inchik at marami-rami na rin ang galing sa salitang Ingles. Grammatically, ang mga na-adjectives ay mahalintulad sa mga nouns pagdating sa conjugation. Ito ang mga iilang ehemplo ng mga na-adjectives. Benrina, benrina o convenient. Kantan na o madali o simple. Shizuka na o tahimik. Kanemochi na o mayaman. Tanggalin ang na at wala sa kanila ang nagtatapos sa hiragana ng i. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, may mga nagtatapos sa hiragana ng i, pero mga na-adjectives ito, kagaya ng kirei na, o maganda o malinis, at saka yumei na, o sikat, kilala o bantugan. Konti lang ang mga ito, hindi aabot ng 5 sa pagkakaalam ko ngayon, kaya i-memorize mo lang sila para hindi ka magkakamali. Lahat ng mga adjectives na nakikita mo dito ay nasa affirmative non-past tense. Ito rin ay tinatawag na dictionary forms dahil ito ang mga anyo ng adjectives na nakikita mo sa diksyonaryo. Ito ang mga ilang ehemplo ng mga na-adjectives na galing sa salitang Ingles. Shy na o mahiyain na galing sa salitang shy. Handsome na o guwapo na galing sa salitang handsome. Smooth na o makinis na galing sa salitang smooth. At sexy na o sexy. At dahil galing sa salitang Ingles, sinusulat sila sa katakana at hindi sa hiragana. Ngayon, titignan natin paano i-conjugate ang mga na-adjectives. Pag-conjugate sa negativo, ihuhulog natin ang na at papalitan natin ng dewanai o ang shortcut nito na janai. Gamitin natin ang shortcut form na janai sa buong leksyon dahil madali lang. Halimbawa, ang benrina, ibig sabihin convenient, ay magiging benri janai o hindi convenient. Ang kantan na, ibig sabihin madali o simple, ay magiging kantan janai, na ibig sabihin hindi madali o hindi simple.
Ang paraang ito sa pag-conjugate sa negatibo ay pareho sa pagtanggi ng mga nouns dahil grammatically ang mga na-adjectives ay mga nouns. Halimbawa, sabihin mong pusa, neko. Hindi pusa, neko janay. Pilipino, Philippine jin. Hindi Pilipino, Philippine jin janay. So, ang mga na-adjectives ay kinoconjugate sa negatibo katulad ng mga nouns. Karagdagang ehemplo, shizukana. Shizukana o tahimik, ang negatibo ay shizuka janai. Shizuka janai o hindi tahimik. Kanemochi na. Kanemochi na o mayaman, ang negatibo ay kanemochi janai. Kanemochi janai o hindi mayaman. Kagaya ng mga e-adjectives, ginagamit ang mga na-adjectives sa dalawang paraan. Ang una ay bilang simple predicate, kagaya ng mga ganitong sentences. Ang bulaklak ay maganda o ang bus ay convenient. Ang pangalawang gamit ay nilalagay sila sa harap ng mga nouns upang paglalarawan nito. Halimbawa, magandang bulaklak o convenient na bus. Kung gagamitin natin sila bilang simple predicate, ihuhulog natin ang na. Halimbawa, ang sentence na ito. Ang subway ay convenient. Sa Nihongo, ito'y Chikatetsu wa benri desu. Chikatetsu wa benri desu. Ihuhulog ang na ng benri na. At upang ang sentence ay magiging polite, tatapusin natin sa verb na desu. Pareho ito sa sentence structure ng mga simpleng sentences gamit ang mga nouns. Pagsabi na ang bus ay hindi convenient, sasabihin natin ng basu wa benri janai desu. Basu wa benri janai desu. Ang benri janai ay yung negative conjugation ng benri na ginawa natin kanina. At tatapusin ulit natin ang sentence ng verb na desu. At kagaya ng leksyon natin sa e-adjectives, may formal na paraan din ng pagsasabi nito kung saan ang nai ay kinoconjugate natin sa kanyang formal form na arimasen upang ang sentence ay magiging basu wa benri ja arimasen. Basu wa benri ja arimasen. Maiintindihan mo ito ng mas mabuti pagdating natin sa verb conjugation kasi yung nai ay isang verb. Pero ngayon, stick muna tayo sa benri janai para hindi ka malilito. Isa pang ehemplo, pagsabi ng ang probinsya ay tahimik, sa Nihongo, Inakawa shizuka desu. Inakawa shizuka desu. Ibig sabihin ng Inaka ay probinsya at ang shizuka na ay tahimik. Pagsabi na ang Tokyo ay hindi tahimik, sa Nihongo, i-conjugate natin ang shizuka sa negatibo na magiging shizuka janai at ang buong sentence ay magiging Tokyo wa shizuka janai desu. Tokyo wa shizuka janai desu. Ngayon, ilalagay natin ang mga na-adjectives sa harap ng nouns. Para sa non-past affirmativo, dapat andyan ang na sa harap ng noun. Halimbawa, pagsabi ng tahimik na bayan, sa Nihongo, shizuka na machi. Shizuka na machi. Ibig sabihin ng machi ay bayan. Halimbawa, itong sentence, ang Nara ay isang tahimik na bayan o tahimik na syudad. Sa Nihongo, Nara wa shizuka na machi desu. Nara wa shizuka na machi desu. Ngayon naman ang negative conjugation nito, bayan na hindi tahimik. Shizuka janai machi. Shizuka janai machi. Ang Tokyo ay hindi tahimik na bayan o ang Tokyo ay hindi tahimik na syudad. Maingay. Sa Nihongo, Tokyo wa shizuka janai machi desu. Tokyo wa shizuka janai machi desu. Mga iba pang ehemplo ng mga na-adjectives. Simpleng ehersisyo. Kanta na undo. Kanta na undo. Kanta na ibig sabihin simple at saka undo ay exercise. Ako ay gagawa ng simpleng ehersisyo. Sa salitang Hapon, watashi wa kanta na undo wo shimasu. Watashi wa kanta na undo wo shimasu.
optional dito ang watashi wa at ito ay dahil default palagi ang watashi wa. Pag hindi sinasabi ng speaker, ang tinutukoy ng speaker ay ang kanyang sarili. Ang particle wo dito ay tumutukoy ng direct object o sasagot sa katanungang ano sa ating verb na shimasu, na ibig sabihin ay gagawa. Gagawa ng ano? Simpleng ehersisyo o kanta na undo wo shimasu. Ang problema sa Nihongo ay mondai. Hindi simpleng problema. Kantan janai mondai. Kantan janai mondai. Ang kanta na kinoconjugate natin sa negativo, nagiging kantan janai at nilalagay natin ito sa harap ng mondai o problema o pang ilalarawan kung anong klaseng problema. Kanta na, kantan janai mondai. Hindi simpleng problema. Yan ay hindi simpleng problema. Sa Nihongo, sore wa kantan janai mondai desu. Sore wa kantan janai mondai desu. Natatandaan mo pa ba ang ating leksyon 8 tungkol sa pagpapahiwatig ng abilidad? Lahat yon ay mga na-adjectives. Jozuna, jozuna o magaling. At hetana, hetana o malamya. At tokuina, tokuina o magaling para sa sarili. At nigatena, nigatena o malamya para sa sarili. Ngayon, gagamitin natin sila bilang noun modifier na nilalagay sa harap ng isang noun. Jozu na hito, jozu na hito, magaling na tao. Heta na hito, malamyang tao, hindi masyadong marunong. Tokui na watashi, tokui na watashi, o magaling na ako, o ako na magaling. Nigate na watashi, nigate na watashi, o ako na hindi magaling. At natatandaan mo pa ba paano magpapahiwatig ng gusto at ayaw na natutunan natin sa leksyon 7? Lahat din yon ay mga na-adjectives. Ang sukina, sukina o gusto, at saka yung kiraina, kiraina o ayaw. Pero sa leksyon 7, pinag-aralin natin ang mga ito bilang mga simple predicates. Pero pag ilalagay mo sila sa harap ng mga nouns, kailanganin mo ang na. Halimbawa, suki na sushi. Suki na sushi. Sushi na gusto ko. Ang sushi na gusto ko ay salungo o uni. Sa Nihongo, watashi no suki na sushi wa uni desu. Watashi no suki na sushi wa uni desu. Optional dito ang watashi no dahil pag walang sinasabi, ang tinutukoy ng speaker ay sarili niya. Kirai na, kirai na kuruma o kotse na ayaw ko. Ang kotse na ayaw ko ay yon. Sa Nihongo, kirai na kuruma wa are desu. Kirai na kuruma wa are desu. Di rin kailangan sabihin ng watashi no dahil default ito at naiintindihan na ng nakikinig. Sa buong salitang Hapon, may dalawang adjectives na pwede gamitin bilang e-adjective o kaya na-adjective sa affirmative non-past lamang. Ito ay ang oki o malaki at saka chisai o maliit. Bilang na-adjectives, ang oki ay nagiging oki na, oki na. At ang chisai ay nagiging chisana, chisana. Tandaan na ang oki na at saka chisana sa non-past affirmative lamang. Dahil pag-conjugate sa negativo, ang susunding rules ay yung pagka-i-adjective nitong dalawang adjective na ito. Ang negative ng oki ay oki kunai at hindi oki janai. At para sa chisana, ang negative nito ay chisa kunai at hindi chisa janai. So bale, yung oki na at saka chisa na para lamang sa affirmative non-past. At yung ibang conjugation, susunod na siya sa rules bilang i-adjective. Ngayon, ang mga na-adjectives ay nako-conjugate din sa past tense. Halimbawa, shinsetsu na, shinsetsu na o mabait. Negative nito ay shinsetsu janai, shinsetsu janai o hindi mabait. Past tense ng shinsetsu na ay shinsetsu datta,
Shinsetsudatta, na ibig sabihin ay mabait noon, ngayon hindi na. Ang datta ay plain style past tense ng verb na des. Pwede mo rin sabihin, shinsetsudeshita. Shinsetsudeshita, sa formal style naman ito. Ang deshita ay formal ng datta. At lahat nito ay mga conjugation ng verb na des. Diba sabi natin na ang mga na-adjectives ay grammatically mga nouns, kaya des ang kinoconjugate. Kaya ang des ang ginagamit natin. Ngayon, kailangan mong matutunan ang plain at saka formal forms dahil ang plain form lamang ang pwedeng ilalagay sa gitna ng mga sentences. Hindi tayo pwedeng maglagay ng des o kaya deshita sa loob ng sentence. Tapos ang past tense naman ng shinsetsu janai ay shinsetsu janakatta. Shinsetsu janakatta. O ibig sabihin, hindi mabait noon. Ngayon mabait na. Sa Nihongo, ang nai ay palaging nagiging nakatta sa past tense. Nai, nakatta. Totoo ito sa mga nouns, adjectives, at saka verbs. Ibang ehemplo, kirei na. Kirei na. O maganda o malinis. Ito yung isa sa mga iilang na-adjective na nagtatapos sa hiragana na i. Pero huwag magpaloko, ito ay isang na-adjective. Past tense ng kirei na ay kirei datta. Kirei datta. O maganda o malinis noon, ngayon hindi na. Negatibo ng kirei na ay kirei janai. Kirei janai. O hindi maganda o hindi malinis. Past tense nito ay kirei janakatta. Kirei janakatta. O hindi maganda noon o hindi malinis noon. Pero ngayon maganda na, malinis na. At saka ang nai ay palaging nagiging nakatta sa past tense. Ngayon, tatalakayin natin paano gumawa ng adverb mula sa na-adjective. Ang adverb ay salitang naglalarawan ng verb o action word. Paano ba ginawa o gawin ang isang action? Madali lang gumawa ng adverb mula sa na-adjective. Ang na ay gawing ni at saka adverb na. Halimbawa, majime na. Majime na o seryoso. Adverb, majime ni. Majime ni o seryosong pagkagawa o seryosong gawin. Hen na. Hen na o kakaiba. Weird. Ang adverb nito ay hen ni. Hen ni o kakaibang pagkagawa o kakaibang gawin. Benri na. Benri na o convenient. Ang adverb nito ay benri ni. Benri ni o convenient na pagkagawa o convenient na gagawin. Gawa tayo ng mga practice sentences. Gagamitin natin ang na-adjective na benri na o convenient at saka noun na kuruma o kotse. Reviewin din natin ang ating mga pronoun vocabulary at saka mga sentence patterns na natutunan natin sa leksyon 7 tungkol sa gusto at ayaw. Ang kotse ay convenient. Paano mo to sabihin sa Nihongo? Kuruma wa benri desu. Kuruma wa benri desu. Ang kotse ay hindi convenient. Sa Nihongo, kuruma wa benri janai desu. Kuruma wa benri janai desu. Ang kotse ay convenient noon. Past tense ito. Sa plain form, kuruma wa benri datta. Kuruma wa benri datta. Sa formal form, kuruma wa benri deshita. Kuruma wa benri deshita. Ang deshita ay formal form sa datta. Ang paglalagay ng des pagkatapos ng plain form na datta ay hindi pwede sa mga na-adjectives. Kaya mali ang kuruma wa benri datta des. Hindi ito tama. Para sa mga na-adjectives na gawing simple predicate, ang des ay pwede lamang ikakabit sa mga negative conjugation. Kagaya ng ating previous example, kuruma wa benri janai des. Pwede ikabit ng des dahil ang benri nasa negative, benri janai. Kaya benri janai des, okay. Itong susunod na ehemplo ay pupwede kang magkabit ng des dahil ito'y negative. Ang kotse ay hindi convenient noon. Past tense negative ito, kaya pwede ang des sa huli. Sa Nihongo,
Kuruma wa benri janakatta desu. Kuruma wa benri janakatta desu. Ngayon, kung ayaw mo magiging polite masyado, pwede tanggalin ang desu at sasabihin mo lang, Kuruma wa benri janakatta. Kuruma wa benri janakatta. Ngayon, gagawa tayo ng katanungan. Convenient ba ang kotse? Sa Nihongo, Kuruma wa benri desu ka? Kuruma wa benri desu ka? Oo, convenient. Hai, benri desu. Hai, benri desu. Hindi, hindi convenient. Iye, benri janai desu. Iye, benri janai desu. Polite ito dahil may desu sa huli. Pero pag ayaw mo magiging masyadong polite, pwede lang iye, benri janai. Iye, benri janai. Convenient ba ang kotse noon? Past tense ito. Kuruma wa benri deshita ka? Kuruma wa benri deshita ka? Ito yung formal. Kung plain form lang, sabihin mong Kuruma wa benri datta? Kuruma wa benri datta? Wala nang question particle ka sa huli. At sasabihin natin ito ng may rising intonation sa huli para malaman ng nakikinig na ito ay isang question. Kuruma wa benri datta? Oo, convenient noon. Hai, benri deshita. Hai, benri deshita. Formal style ito. Hai, benri datta. Hai, benri datta. At ito naman yung plain style. Ngayon, hindi tayo pwedeng gumamit ng des sa huli ng datta dahil past tense ito ng isang na-adjective at nasa affirmative siya. Kaya mali ang hai benri datta desu. Hindi ito pwede. Convenient ba ang kotse noon? Hindi, hindi convenient noon. Iye, benri janakatta desu. Iye, benri janakatta desu. Ito naman ay polite style dahil may desu sa huli. Pwede natin lagyan ng desu sa huli dahil negative ito, janakatta. At kung plain style naman, ilalaglag lang natin ang des. At ito'y magiging Iye benri janakatta. Iye benri janakatta. Gusto ko ng kotse na convenient. Watashi wa benri na kuruma ga suki desu. Watashi wa benri na kuruma ga suki desu. Optional ang watashi wa dahil default ito. At pwede lang sasabihin mong benri na kuruma ga suki desu. Benri na kuruma ga suki desu. At sa plain style, tanggalin ang desu. Halimbawa, kausap mo pamilya o kaya matalik na kaibigan, di kailangan magiging polite kaya tanggalin ang desu. Benri na kuruma ga suki. Benri na kuruma ga suki. Gusto ko ng convenient na kotse. Di ko gusto ang hindi convenient na kotse. Sa Nihongo, watashi wa benri janai kuruma ga suki janai desu. Watashi wa benri janai kuruma ga suki janai desu. Pwede nating lagyan ng desu sa katapusan upang magiging formal dahil ang ating adjective predicate ay isang negative conjugation, suki janai. Ngayon, optional ang watashi wa at kung ayaw mo itong sabihin, kailangan papalitan natin ng wa ang particle na ga dahil negative ang sentence at pag negativo, gusto ng mga Hapon na makarinig ng wa. Kaya ito'y magiging benri janai kuruma wa suki janai desu. Benri janai kuruma wa suki janai desu. At kung di masyadong polite o gusto mo plain style, ilalaglag ang desu at ito'y magiging benri janai kuruma wa suki janai. Benri janai kuruma wa suki janai. Ayoko ng kotse na hindi convenient. Watashi wa benri janai kuruma ga kirai desu. Watashi wa benri janai kuruma ga kirai desu. Optional ang watashi wa benri janai kuruma ga kirai desu. At di masyadong polite, tanggalin ang desu. Benri janai kuruma ga kirai. Convenient ba ang kotse ito? Kono kuruma wa benri desu ka? Kono kuruma wa benri desu ka? Ito yung formal style at kung plain style, tanggalin ang desu at saka di na kailangan ang question particle ka. Kono kuruma wa benri? Kono kuruma wa
Benry, sasabihin mo with a rising intonation sa dulo para malaman ng nakikinig na ito isang katanungan. Konokrumawa, Benry? Alin ang convenient na kotse? Benry na kurumawa, dore deska? Benry na kurumawa, dore deska? Aling kotse ang convenient? Dono kuruma ga benri desu ka? Dono kuruma ga benri desu ka? Ang convenient na kotse ay Toyota. Benri na kuruma wa Toyota desu. Benri na kuruma wa Toyota desu. Ang Toyota ang siyang convenient na kotse. Toyota ga benri na kuruma desu. Toyota ga benri na kuruma desu. Gagamit tayo ng wa pag general na statement at ga pag kailangan nating magiging specific. Bigyan mo ko ng convenient na kotse. Benri na kuruma wo kudasai. Benri na kuruma wo kudasai. Susumahin natin ang ating mga tinalakay sa leksyong ito. Ating tinutukan ang mga na-adjectives. Paano sila i-conjugate mula dictionary form na siya ring affirmativo non-past hanggang negativo, non-past tense, at saka past tense. Paano sila gagamitin bilang simple predicates at saka noun modifiers, kung saan sila nilalagay sa harap ng mga nouns upang paglalarawan nito. Pag nilalagay sila sa harap ng nouns, hinuhulog natin ang na. At natutunan mo rin paano gumawa ng adverbs mula sa na-adjectives. Ang na, gagawin nating ni at magiging adverb na. At dito nagtatapos ang leksyon natin tungkol sa mga na-adjectives. Sa susunod na leksyon, titingnan natin paano magkumpara ng dalawa o higit pa sa dalawang bagay gamit ang mga adjectives. Salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo sa susunod na leksyon. Nihongo no Benkyo ni Gambarimasyo! Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So, pakiclick na lang ng like, share, o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambatte kudasai. Ja, mata ne!